Hello everyone! Welcome to my channel. I'm Dina Tolentino. So please, subscribe. So pag-usapan po natin ngayon ay tungkol dun sa senior social pension. Good news po mga ka-senior. Kasi po ngayon, nung last day, May 30 po, naapurbahan na po na 1,000 po yung pension na tatanggapin nyo buwan-buwan. Yung pong dating nasa 500, na itaas na po na maging 1,000. Kaya po ang mga senior social pension po na tumatanggap po ng pension na 500 kada buwan, within 6 months, 3,000 po. Pero ngayon po, ang mangyayari na hearing na po sa Senado at approved na po yun na ang bawat social pension na tumatanggap ng 500 magiging 1,000 na po. Kaya yung every month po na 1,000 na tatanggapin nyo na po ngayon, magiging 6,000 na po ang inyong tatanggapin sa mga nagsisenior social pension po. Kaya good news po yan kasi yung 500 na tinatanggap ninyo, mga ka-senior social pension, ay magiging 1,000 na po siya. Kaya po at 6,000 po, matatanggap nyo na po yun every 6 months po. Depende po yan sa inyong OSCA office kung paano po kayo mag-pay out. Kasi dito sa amin ay every 6 months po. Noon ay 500, 6 months, 3,000. Pero ngayon po, pasado na sa hearing sa Senado, ang 500 po ay magiging 1,000 na. Dinagdagan na po ng 500 yung tinatanggap dati ng 500. Kaya magiging 1,000 na po siya. So, ang 6 na buwan ay 6,000. Sa loob na isang taon ay 12,000 po. Depende po yan sa inyong LGU kung paano po kayo tumanggap, kung quarterly po ba o every 6 months. Kaya dito po sa amin twice a year, every 6 months po nag-pay out ang mga senior. Kaya 6,000 po ang makukuha na dating sa 3,000. Kaya po kayo mga senior citizen na tumatanggap ng social pension from OSCA office, DSWD, yung pong 500 nyo, magiging 1,000 na po yun. Yung 3,000 na tatanggapin nyo, magiging 6,000 na po yun. Kaya sa loob na isang taon, mayroon po kayong 12,000. May dagdag na pong 500, yung dati nyo tinatanggap na 500, magiging 1,000 na po. Kaya kayong mga senior citizen po, may good news po kayo na matatanggap. Dagdag din naman po yan sa inyong mga panggastos kasi nga po, na-approve na po nitong last day lang na yung 500 is magiging 1,000 na po. Kaya kayo mga ka-senior citizen na gusto kong magkaroon ng senior social pension mula sa OSCA office at sa DSWD, mag-apply lang po kayo sa inyong OSCA president para po kayo ay magkaroon ng benepisyo o yung tinatawag natin senior citizen social pension para po rin kayo ay magkaroon ng tinatanggap mula sa gobyerno, DSWD po. So ganun lang po ang good news para sa mga senior citizen na tumatanggap dati ng 500, ngayon ay 1,000 na po ang inyong tatanggapin. Tumaas na po siya ng 500, na-apurbahan na po yung kanilang Senate hearing ng last day po, May 30. Kaya po, good news po yan sa inyo mga ka-senior. Mag-apply na po kayo ng senior social pension. At alam niyo po ba kung paano mag-apply para po kayo mapabilang at ma-qualified sa mga senior social pension? Ito po. Videong ito, panoorin nyo po yan. May link po yan dito sa description below ko. I-click nyo lang po yung link nyan, mapapanood nyo na po kung paano mag-apply.
ang senior social pension para pumapasali kayo. Kasi hindi po kumod senior citizen kayo is automatic na kasali po kayo. Hindi po. May mga batayan po sila. Ina-apply po yan ng isang senior citizen para makasali. Kasi po, sayang din kasi pandagdag din nyo po yan sa inyong mga pangangailangan. At meron din naman pong isang benepisyo ang senior citizen. Yung pong tinatawag na free medicine na maintenance buwan-buwan. Ito po yung video yun. Panoorin nyo po yung video yan. Yan po yung free medicine sa lahat po ng senior yan. Wala po yung pinipili. Kaya may tinatanggap kang SS pension. Kaya may tinatanggap kang social pension. Pwede po lahat ng senior makakuha po niyan tinatawag na free medicine maintenance. Yan pong video niyan, mapapanood nyo din po yan sa aking channel. May link din po dyan sa baba na pwede nyong i-click para mapanood nyo kung paano po ba magpa-register at makakuha ng free medicine. Kaya po may mga benefits po talaga yung mga senior citizen. At kung wala naman po kayo mga ID, bago lang po kayo magsisenior, mag-apply na po kayo kasi pinaka-importante po yung senior ID. Ito po, may video din po ako niya na pwede nyo mapanood kung paano po mag-apply ng senior ID. May link din po dyan sa baba, sa comment section ko, na kung saan pwede nyo po mapanood. I-click nyo lang po yung mga link na yun para po makapanood po kayo ng mga video ko kung paano mag-apply ng senior ID. Kasi yan po din ay number one yung kailangan para po talaga kayo lahat makasali sa mga benefits ng senior. Kasi malaking bagay po yan pag may senior ID po kayo, lalo na pagka po 60 na kayo, marami pong benefits ng senior. Kaya kailangan po pahalagahan nyo po pagka senior na kayo at nag 60 na kayo, mag-apply na po kayo ng ID. Yan po yung number one na kailangan po para makakuha po kayo ng mga beneficiary or benefits ng mga senior. Yan lang po. Yan po ang mga good news para sa inyo mga kasenior. Ang makakuha kayo ng ID para makasali kayo sa mga benefits ng senior, katulad nyo ng free medicine, mga social pension, mga ganyan po, mga privilege nila, mga discounted sa mga gamot, mga kung ano-ano pa po, marami pa po. Kaya malaking bagay po yung senior ID. Meron po ako dyan, pwede nyo mapanood sa mga video to. So ganun lang po ang magandang balita para po sa inyo mga kasenior. Kaya kailangan po mag-apply na po kayo ng social pension para makareceive po kayo ng pension. Dahil sa ngayon po, ang 500 ay nadagdagan na ng 500, kaya 1,000 a month na po ang inyong matatanggap. Pag nag-payout po kayo, sa loob ng 6 na buwan, may 6,000 po kayo. Depende po yun sa OSCA office nyo kung paano kayo mag-payout. Kasi meron pong quarterly, meron every 6 months. So, ganun po. Kaya yung iba nangyayari, twice a year. Every 6 months po, tumatanggap. Yung iba naman po, every 3 months, tumatanggap na sila. Kaya yun lang po yun. So, ganun lang po kadila din. Lahat po ng mga requirements, ay mag-comply kayo para ho ma-proseso yung mga papel nyo. At makasali po kayo dyan sa social pension na yan. So, ganun lang po mga senior. So, thank you po. And sana may natutunan kayong idea. At may nanaman kayo sa ginawa kong video to. At yan po, isang magandang balita. So, thank you po and subscribe. Diana Tolentino po and God bless po.